Welcome to my YouTube channel, and for today's vlog, magagawa tayo ng rose painting gamit yung mga affordable na materials. At ang gagamitin ko ngayon ay yung Maris watercolor paint. At gagamit ako ng isang brush lang sa whole painting, at yung gagamitin ko ay yung print stone size 10 na Neptune, yung round pointed pa din. Ayan, isang brush lang yung gagamitin ko. Tapos, gagamitin ko naman tong scrap paper or scrapbook na isinadjust ko doon sa nakaraang video. Ayan na lang yung huling page na natitira. Kaya, ayan yung gagamitin ko dito sa painting na ito. Ayan, umpisahan na natin. At itong Maris watercolor paint. Apat na kulay lang yung gagamitin ko. Itong crimson red, yung green deep, at sap green, at saka yung prussian blue. At ayan, isaswatch ko itong crimson red para makita nyo kung ano yung itsura niya. Ayan. Hindi sobrang basang-basa yung brush. Tapos, sunod natin itong green deep. Ayan. Konting water lang sa brush. Tapos, paint. Ayan. Ayan siya. Ganyan yung itsura niya. Tapos, sunod naman yung sap green. Ayan. Medyo light green naman siya. Ayan yung itsura niya. Light green. At yung huling color na gagamitin ko ay yung Prussian blue. Ayan. Ito yung itsura niya. Parang dark blue siya. Ayan, ganyan. Umpisahan po natin sa crimson red. Ayan, sumausaw ako sa konting water. Tapos, bawasan ko ng konti. Tapos, kukuha ulit ako para maging concentrated yung pagka-crimson niya. Kasi uumpisahan ko siya doon sa center ng rose. Ayan, zoom ko. Ayan. Tapos, gagawa lang kayo ng mga lines na pabilog yung ano niya, formation niya. Ayan. Tapos, ayan, medyo kakapalan ko na, ipepress nyo lang ng bahagya yung brush. Yan, para tumaba yung stroke. Huwag din kayong masyadong mag-overthink. Basta, gawa ka lang kayo na maganyan. Tapos, bawasan ko ulit yung tubig. Yan. Para ma-spread ko naman siya ng parang may shadow lang siya ng light. Ayan, parang ikakalat ko lang yung naunang paint sa paper. Tapos, ganyan lang. Para magka-forma yung ating rose. Basta mag-ingat lang po kayo doon sa pagkuha ng water at ng paint para hindi siyang maglawa. Dahil hindi ito 100% cotton. Ayan, kumuha ulit ako ng konting-konting water, tapos paint para concentrated yung kulay. Tapos, umpisahan sa manipis ng mga lines na pabilog yung formation. Tapos, pakapal ng pakapal. Tapos, iganyan nyo lang siya. Curve-curve na lang sa ilalim. Tapos, konti ulit, bawasan natin yung water. Tapos, ispread na natin siya ng ganyan. Para merong mga light naman na red. Ayan. Ang ano naman dito sa scrap paper na ito, madali siyang i-lift yung mga kulay. Kumbaga, kapag pinress nyo yung brush, ano naman siya, kumakapit yung paint doon sa brush. Kaya, ang bilis lang i-lift nung mga kulay. Ayan. Tapos, ayan yung ginagawa kong pag-lift. Pinepress ko doon sa ibang part na maraming red para hindi sobrang flat nung painting, para magkaroon pa rin siya ng drama o effect, para mas mukha siyang realistic na rose. Ayan, binabawasan ko lang siya doon sa ibang mga part na parang flat na flat yung pagka-red. Ang tawag doon, leaf. Ayan.
Tapos, same pa din, ganun pa rin yung process na gagawin natin doon sa third rows. Yan, manipis lang. Tapos, concentrated sa middle or doon sa center ng flower. Yan, curve-curve. Tapos, press nyo lang ng bahagya yung brush para kumapal. Yan, tapos curve-curve lang. Tapos, ganun pa din yung procedure. Ang tawag po dito ay wet on dry techniques, kung saan wet yung brush at dry naman yung paper. Pero kahit wet on dry siya, it doesn't mean na sobrang wet naman ng brush. Kasi nga po, kailangan pa rin nating kontrolin yung water doon sa brush para hindi siya maglalawa. Yung susunod naman po natin ay yung deep green para sa leaves ng ating rose. Ayan, huwag lang po sobrang basa ng brush, control lang. Tapos, umpisahan kong gumawa ng leaves dito sa mga gilid-gilid ng rose. Parang gagawa lang po ako dito ng parang triangle shapes, yan, na hindi sobrang perfect. Tapos, lalagyan ko lang ng ganun, patuli sa dulo, para magmukha siyang leaves. Parang yung illusion niya po ay, kunyari, merong leaves doon sa ilalim, na umangat, na nakita lang dito sa ibabaw. Yan. So, ganun lang po ulit yung ginawa ko, parang triangle, tapos, pinointed ko na lang yung dulo, para magmukha siyang leaves. Dito ako nag-uumpisa po sa mga gilid. Yan, para kunyari illusion siya ng mga leaves galing sa ilalim. At kaya po pala ako gumawa rin ng video na ito, ng tutorial, para makita nyo din kung gaano kaganda yung Maris watercolor paint. Kahit mura siya, 'di ba? Ang ganda-ganda ng kulay niya, buhay na buhay. At saka hindi po siya chalky. At yung life fast din siya, ibig sabihin na kahit matuyo ito, andyan pa rin yung pagka-vibrant ng kanyang kulay. Ito naman po para merong konting effects or ma-contrast natin yung ating painting. Gagamit naman ako dito ng soft green o yung light green. Tapos dito po, yan, gagawa lang ako ng manipis na line gamit yung pointed. Tapos pinress ko lang sa dulo, tapos lips na ulit. Ayan yung kagandahan ng meron kayong malaking size. Kasi kahit sa mga maninipis na lines, magagamit nyo siya pang details. Kumbaga nasa kanya na lahat, naks. Kaya kahit ganitong brush lang po yung meron kayo o isang brush lang yung bibilihin nyo, maganda na ang bilihin nyo po is either size 8 or size 10 na round pointed brush. Kasi marami na po kayo magagawang painting gamit yung isang brush na iyan. And kung hindi nyo pa po pala napapanood yung nakaraan na video vlogs ko kung saan nabibili yung Maris, magkano ba siya, ayan, pwede nyo pong panoorin doon sa aking YouTube account. Ilalagay ko po yung link dito sa description box. Medyo nahihirapan ako sa part na to kasi iniingatan ko na hindi matakpan yung camera. Kaya medyo nag-struggle ako dito sa part na ito. Yan, dinadamihan ko na lang yung maliliit na leaves. Yan, dito. Yan, ganyan lang siya. Parang gagawa ka lang ng bilog. Tapos, nagyan mo lang ng patusok yung dulo. Dito naman po, gagamitin ko naman yung green deep. Tapos, yung Prussian blue. Yan, pagsasamahin ko silang dalawa. At imimix ko sila. Ayan. Magiging ganito naman yung itsura niya. Diba para siyang magiging blue-green na siya. Ayan. Para din yan. Isang effects din yan. Or drama sa ating mga leaves. Para hindi siya sobrang plain. Para merong iba't ibang mga kulay. At para mas maging buhay yung ating painting. Ayan. Ilalagay ko tong kulay na ito doon sa mga may space pa. Yan, gumawa ko ng isang line. O, tapos, parang oblong. Tapos, nilagyan ko lang ng
pointed yung dulo. Lips na siya. Ayan. Ganyan. Tapos, i-connect nyo lang dun sa lines na ginawa nyo. Ayan. Medyo nahirapan talaga ako dito kasi nga matatakpan yung camera. Kaya, pero i-connect mo lang siya dun. Tapos, yan. Oblong. Tapos, lagyan mo ng point yung dulo. Ayan. Tapos, gawa ka pa ulit ng ibang mga stems. Ayan. Ganyan. So, may malaki, may maliit. Pero ano, i-enjoy nyo lang yung pagpapainting. Huwag nyo iisipin na pangit yung kalalabasan. Kahit pangit ang kalabasan, mahalaga, mag-e-enjoy kayo doon sa inyong painting. Huwag nyo ano, masyadong seryosohin masyado. Ayan. Kasi ano naman yan eh, basta yung hawak nyo lang ng brush, huwag sobrang higpit. Yan. Kaya, control-control lang din talaga sa paghawak. At, pwede nyo yun i-practice. Yan, sa pag-doodle-doodle. Siyempre, sa una, mahirap talaga kasi hindi nyo magawa yung gusto nyong gawin. Pero, ano lang talaga yan. Practice makes perfect. Kasi, et namang ginagawa ko, hindi naman yan perfect din. Yan, kaya, pare-pareho lang tayo. Kung ano yung ano, pinagdadaanan nyo, nagdadaanan ko din yan. Yan. Tapos, lagyan ko pa ulit dito ng malalaking leaves. Yan. Tapos, yan. Basta huwag yung kalilimutan yung mga may nakikita kayo mga space. Siksikan nyo lang ng siksikan ng mga leaves para maging masaya yung painting. Tapos, ang isa pang technique para makuha nyo yung ganyang mga lines, dapat patayo yung brush nyo. Ayan. Huwag pahiga. Dapat ano, patayo. Para yung pagka-pointed nitong brush, kung ganito man yung gagamitin yung brush, ma-achieve nyo yung ganyang mga lines. Dito naman, babalikan natin yung mga rows, tapos mas lagyan pa natin ng konting mga drama o effects itong rose. So, kuha ulit ako ng konting crimson. Concentrated lang. Yan. Tapos, umpisahan natin sa center ulit para mas maging buhay pa yung rose. Yan. Sundan nyo lang yung mga ano, yung mga naunan yung mga paint o yung lines na ginawa nyo dyan sa rose. Tapos, patungan nyo lang. Kumbaga, parang layering din ito na tinatawag. Tapos, dyan naman, random lang na pagka-curve, ayan, ng mga concentrated. Tapos, ano na lang yan. Tapos na yan. Tapos, punasan nyo yung brush nyo. Tapos, spread nyo ulit yung parang katulad nung ginawa doon sa umpisa. Para mas magkaroon pa ng depth yung inyong nose. Ayan. So, ayan ay additional mga details. Para hindi naman sobrang lungkot ng ating rose. Ayan. Kasi, kapag natutuyo talaga yung painting, so, nagbabago din yung kulay. Kaya maganda na yung layering talaga yung gagawin para mas maging buhay yung rose. Ayan. So, ganito yung kinalabasan niya. Tapos, uulitin ko ulit dito sa iba pa. Ayan, tapos na tayo sa ating painting. Tapos, itong mga leaves, pwede nyo pa siyang dagdagan ng details. Pwede nyo pa yan lagyan ng mga lines. Tapos, yung mga parang magmukha siyang leaves. Ayan. Para hindi sobrang plain. Pero ako, okay na ako dito. Ayan. So, ito na yung kinalabasan ng ating painting. At sana nagustuhan nyo tong tutorial na ito. At sana nakatulong din sa inyo yung mga tips na sinabi ko at saka itong mga affordable na materials. Kaya guys, thank you for your watching and please do subscribe to my channel and please click the bell button para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na gagawin ko. See you on my next video! Thank you! Bye-bye!